ang ating wala pang tulog na mga patrol ng Pilipino. Agriculture at trade officials ng Duterte administration umaasa sa maayos na transition sa ilalim ni presidential frontrunner Bongbong Marcos. Detalye sa report ng patrol ng Pilipino, si Warren De Guzman. Warren, detalye please. Magandang hapon, Peter at Rica. Hangad ni Agriculture Secretary William Dar na magsilbi muli sa gabinete ni presidential frontrunner Ferdinand Marcos Jr. May plano si Dar para palakasin ang farm sector na nagkaroon ng 0.3% contraction sa unang tatlong buwan ng 2022. Kasama sa plano ni Dar ang National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan o NAFMIP na nakakalagang 2.5 trillion pesos sa loob ng 10 taon o 250 billion pesos kada taon. Ayon kay Dar, lalapitan na nila ang kampo ni Marcos para sa isang smooth transition sa loob ng 2 linggo. Nabanggit din ni Dar na iba ang kanyang pananaw sa kontrobersyal na campaign promise ni Marcos na ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 40 pesos. Anya, bagamat importante ang affordability sa basic commodities tulad ng bigas, importante rin ang pagpapalakas ng produksyon sa bansa, lalo na nagkakaproblema sa food supply sa buong mundo dahil sa gera sa Ukraine at pagbubukas muli ng ekonomiya mula sa pandemya. I surmise that what has been mentioned as 20 pesos per kilo is possibly for palay, yung farm gate price kasi ngayon presently ay 19 pesos. So ako, I am supporting that idea to make it 20 pesos para mas mataas pa yung kita ng ating mga magsasaka. Samantala, hindi naman nababahala si Trade and Industry Assistant Secretary Alan Hetty sa international reputation ng pamilya Marcos kasama ang isang 2012 U.S. court ruling na nag-ban sa mga Marcos sa pagtapak sa kahit saang U.S. territory. Anya, makikita naman ng mga dayuhang negosyante at investor na maganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas basta't kasama ito sa malalaking free trade agreement. The free trade agreements, these are international agreements. So regardless, of the government, administration, etc., the fact remains that we are working under a rules-based system. And our businesses, our investors, are well mindful of this. And this is the primary reason why countries are very active in pushing for a very comprehensive economic partnership agreement. Not just covering market access, but rules and disciplines. And that's the intent. Si Hetty ang chief negotiator or trade negotiator ng Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Anya, balak nila sanang itulak ang pagsali ng Pilipinas sa RCEP sa pagbukas muli ng Kongreso mula May 23 hanggang June 3. Hindi kasali ang US sa RCEP. Ang kasama rito ay ASEAN, China, Japan, South Korea, Australia at New Zealand. Balik sa inyo, Peter at Rica. Sir Warren, isang katanungan lang, no? Isa sa mga ipinangako ni, well, hindi pa naman siya proclaimed, ni former Senator Bongbong Marcos ay ibaba ang presyo ng bigas, gagawing 20 pesos per kilo daw. Ito ba natakel ng nila Secretary Dar just in case sa kanilang smooth transition to the next department heads? Ayan, actually, yun nga yung nalaman ng report natin, yung sinabi ni Secretary Dar, ang iniisip niya doon sa 20 pesos na binanggit ni presidential frontrunner Marcos ay hindi tungkol sa bigas kundi tungkol sa palay. Yung palay. Farm gate price. Kasi ngayon yung presyo nga ng palay, 19 pesos. Mm-hmm. Malapit na sa 20 pesos. So kung iangat yun sa 20 pesos, parang dadagdagan mo pa ang kita ng mga magsasaka. Pero ang sinabi din naman ni Secretary Dar na importante din yung affordability, pero yun nga, inulit niya na kailangan din dagdagan ang produksyon ng palay dito sa Pilipinas para magkasama yun. Ano? Kakipat yung ano, yung kailangan gawin, yung presyo at saka yung production. Ayun. Okay, nag-uulat ng live, Warren De Guzman. Thank you, Warren.